Si Josh Taylor ay bahagi ng bagong Skyports era ng Top Rank. Si Taylor ay balak lumaban sa welterweight division. Noong nakaraan ay nagsabi ito na dapat na mag-retire si Manny Pacquiao bago niya ito mabugbog. Sa part naman ni Pacquiao, magandang patulan niya ito si Taylor na undisputed champion sa 140 pounds division para sa panibagong record. Dahil sa ngayon hawak nito ang 4 major belts ng division, ang WBC, WBA, IBF at WBO. Naghamon ito kay Manny Pacquiao. Mas maganda itong laban ni Pacquiao sa 140 pounds kung maitaya ang kanyang apat na belts. At ang 140 ay ang tamang timbang ni Manny Pacquiao dahil napakaliit ni Pacman sa 147 pounds o welterweight division. Ayon naman sa sinabi ni Sean Gibbons na maaaring lalaban pa si Manny Pacquiao sa kanyang huling laban sa pamamaalam, malamang kontra ito sa isang solid fighters. Sa kriteriya, hindi kasama dito si Yordynis Ugas. Sabi naman ni Manny Pacquiao, noon bago naganap ang kanilang laban ni Yordynis Ugas, ang kanyang lalabanan lang ay ang mga undefeated fighters, kaya nilabanan niya si Spence, ngunit umatras ito, kaya pumasok itong si Yordynis Ugas, kung saan natalo si Manny Pacquiao by 12 rounds unanimous decision, kaya tama lang talaga dahil si Josh Taylor ay isang undefeated fighter. Ang aking long-term plan ay maging 2-division world champion sa pamamagitan ng panalo sa belt sa welterweight division. Maari kong talunin ang taong ito, si Yordynis Ugas, ay nag-sparring kami sa Vegas at maganda ang aming pag-sparring, sabi ni Taylor. Inilarawan ni Josh Taylor na napabagsak niya ang tumalo kay Manny Pacquiao na si Yordynis Ugas sa isang sparring session na nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa sa huli na lumaban sa isang mas mataas na division o 147 pounds. Ang walang talo na si Taylor ay pagtanggol ang kanyang undisputed super lightweight title laban kay Jack Katira sa December 18 live sa Sky Sports bilang bahagi ng new era na promoted ng Top Rank at Boxer. Pinangarap ni Taylor na harapin ang kanyang idolong si Manny Pacquiao. Ang 42 years old ay natalo kay Yordynis Ugas noong nakaraang buwan at walang final na desisyon sa kanyang pagbabalik sa ring habang si Ugas ay open naman sa rematch. Ngunit handa pa rin si Taylor na aakyat sa division upang hamunin ang kampiyon ng WBA na si Yordynis Ugas at ibinahagi ang mga detalye ng isang sesyon ng sparring na talagang uminit naman ang WBA champion na si Yordynis Ugas sa social media. Oo, naniniwala ako sa aking sariling kakayahan, sabi ni Taylor sa Sky Sports News. Mayroon akong mga layunin at target at bagay na nais kong maabot. Gumawa ako ng maraming visualization at manifesting things. Ang aking long-term plan ay maging 2-division world champion sa pamamagitan ng panalo sa welterweight. Kaya kong talunin ang mga nasa welterweight division. Si Ugas ay nag-sparring kami sa Vegas at naging maayos ito. Yun lang ang sasabihin ko. Napakahusay ang resulta ng aming sparring na pabagsak ko si Yordynis Ugas, sabi ni Taylor. Kung dumating ang laban na yon, mayroon akong mas maraming karanasan. Ako ay nagmula sa mga malalaking laban. Ito ay panahon na lumaban ako para sa titulo. Ito ay magandang laban, malalaking laban para sa mga titulo. Maari kong talunin ang mga taong ito, talagang naniniwala ako sa aking kakayahan, dagdag pa ni Josh Taylor. Ngunit bago ito mangyari, tatalunin muna ni Taylor na may 18 wins walang talo at may 13 knockouts, si Katiral na may 26 wins walang talo naman at may 13 knockouts sa kanilang salpukan sa kanyang pagdepensa sa hawak ng mga belts. Mahirap na pagsubok itong si Katiral, pero nakita ko ang kanyang mga laban, hindi siya mahusay na fighter. Super tiwala ako at kakailanganin ng isang espesyal na manlalaban upang matalo ako ayon kay Josh Taylor. Salamat! Mag-iwan na lang kayo ng comment, like at subscribe. Mag-upload tayo ng mga bagong videos araw-araw.